Okay, good day peeps, it's maganda this time. Uuwi na tayo sa bahay. Going home safe. Of course, another vlog tayo. Full 360 tayo vlog. Reframe na lang gagawin natin. So, chinek ko na yung gulong, brakes. Okay naman tayo. Gas, kalahati pa. Hindi ganyan last time, makita na ako maubusan. Pero this time, okay na okay tayo. Ang ganda ng sikat ng buwan, no? Eh, sikat. Tama. Yung buwan, ang ganda ng view niya. And check din natin itong front facade ng building. Tour ko kayo ng konti. Dito sa akin, pinagtatrabaho for 15 years, no? On the left, right side is the Drilon building. Office talaga for since 2012. Kasi doon ako sa ECBL. Pakita ko sa inyo yung ganito yung isang dating buildings ng comms. Ngayon, safety. So, may basketball din kami dyan, tsaka tennis court, no? Gym area. Ayan. Yung pinaka-basketball court, tsaka yung tennis court, ayan. And the gym area. Ito, ito. Ito yung gym. Yung gym din ako dyan, pero bihira na ngayon. So yan, yeah, education, pwede kayo mag-table tennis and some of the greenhouses, no? Balik tayo, balik tayo. Wala naman tayo. Walang dahan dito eh. Supposed to be dapat yan. Tennis court, eh, no? Kung buhay pa si Papa, malamang tennis-tennis din kami dyan. So yung basketball court. Si Ernie. Eh, Toto. Ito yung main office building, admin services, main cafeteria, souvenir shop, main hub. Yan kami on the right side. On the left side, yung fountain. On the right side is the Rice World Museum. At yung FF Hill Hall. Ayun. So, dyan nakaos ang aming director general. And ito yung pinaka-experiment station namin. Ayan. Right in front of you. Napaka. Nawala yung buwan. So, right side ko is the main entrance at makiling. On the back. Makiling, Mount Makiling. So yan o, experiment, long term experiment station yan. Ilang taon na ang pinagtataniman yan. 60 years, lagi tinataniman yan. Finish book of records yan. Long term. So left ulit is the Drilon. Ayan, service building. Left side. So right side, the further yan yung mga upland, lowland area. And ito yung Erie logo. Yan yung kaya ng Tour de France ng Erie. Self-consumption ko lang ito. So umali buildings on the left, on the right is ATBL. Dyan ako naka-house dati. So may vending machine. So Mali, itong kabila, dyan ang cafeteria na isa bang pinakainan din namin. Oh, I forgot this building. Oh my god, nalimutan ko. Bira kasi ako pumunta dyan. Anyway, that's the other building. So, out na tayo. Ayan ang ating transport. Ang dami, diba? So, dami na mga nag-trip. At ang fire brigade and ang aming ambulance medic EMT emergency. Okay, natakpan ng buwan sa right side. So ito, nasabi ko na nga kanina, greenhouse. So lahat ng mga control experiments namin sa rice
planting dyan sa left side. Dami namin greenhouse, ang lalaki. Ayun na yung buwan sa right side. Malapit na magpakita. So sana pag drive natin, kitang-kita yan. 40 kilometers lang takbo natin dito. Sa backside, sana kita nyo pa rin si Mount Makiling. Hindi ko nabawasan yung air pressure nito, kaya medyo matagtag pa rin ha. Ayun na, nagpapakita na yung buwan, no? Sa ilalim na puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking hiyaw, sa dilaw na buwan. Wait, wait, oblation, second oblation dito sa Open University. Ayan na, i-scan natin yan, reframe natin yan. Bug! Ayan na yung buwan. Oh my God! Lalabas ng aswang! Kalibuga! Kabilugan ng buwan. Lalabas ng aswang. Okay, on the left side. Siyempre, lawan natin si Kuya for assisting. Sayang, hindi bukas yung ano eh. Hindi bukas ang open open UPOUN. Ang bagal. Hoy, mura dito ang gas, 57. Mas mura na piso. Grabe ah. Mas mura. Amoy utot. At ganoon, amoy utot. Siguro may kanal doon na daanan. Bahu. Bahu, bahu. Ingat tayo, dasal tayo mga lods. Sige, mauna na kayo. Ayun, yung buwan, no? Nasa right side ko sa unahan at may 1 o'clock. 1 o'clock. 2 o'clock. Almost 3 o'clock ko na yung buwan. So sana nakaka-capture, di ko alam ha. Global Medical, Global Care Medical Center sa Bae. Laki niyan. Hindi pa nakakapagpa-check up dyan. Balang araw, papacheck up din tayo. Ay, marami na tayo nararamdaman. Sigurado liliko itong tricycle. Eh, itong jeep. Oop. Ano natin. Ano natin itong si Kuya. Doon na tayo sa highway, kaya medyo ingat na tayo. Triple ingat dahil main highway na po ito, medyo hindi na po biro ang kondisyon ng mga nagdadrive dito at minsan mabilis, malalaki. So crossing safe. So far wala naman tayo nakabala sa likod. Medyo lang tayo. Nakakawala pa naman tayo ng mga kotse, kaya hindi tayo nakakaabala. Gigilid tayo muli tapos magigilid ng kotse ko muna. Wala naman sa likod ko. Uy, bilog na bilog ang buwan. Bilog na naman ang buwan. Dala-dala ang kalokohan. Huwag ka nang silawan natin at mukhang gusto tumawid ni Kuya. Dito tayo. Uy, emergency! Ibig sabihin, pwedeng tumawid anytime with care. Aba. So, medyo mag-iingat tayo sa pagtawid kasi nga anytime to, anytime. Caution. Ayan o.
Ayan, ginagana ang kanyang signal light. Oh! Dito tayo. Si Kuya kasi hindi naman pumare. Nanat si Wigo. We're going at 70 kilometers per hour. Tandaan nyo, 80 lang ang maximum po dapat dito. Minsan umabot na rin ako ng 90 pag pinakailangan lang. Dito tayo para medyo iwas sa pakupakudat sa gilid. Lalo naman tayo sa likod, yeah, okay lang. Signal, ayun na yung buwan, oh. Maunahan ko kaya to, hindi. Hintay natin, hintay lang. Oh, may towing, may towing. Kotse na sa likod ko, kailangan natin bilisan. Umalis ang pwestong to kasi fast lane. Okay, ito tayo. Okay, signal. Oh, may tumatawid. Hindi ko kita. Yun. Pangit ang kalsada dito. Ah! Yung mga puting yan, delikado rin yan. Medyo makapal din yan eh. Nakaka-ano din siya. Kumbaga sa motor, nakakatalisot. Yan, mga puting yan. Delikado yan. Ayan na ang roadworks ahead. Kailangan na natin mag-ride. Ayan, oh, malalim yan. Oh. Whoop! So, ayoko dito sa left, sa right side kasi alam ko maraming bako dyan. Sa ulo ko na tong kalsada to, yun o, oh, yun. Bako yun. Inge-inge ka. Sira ang steering bearing mo. Dito lang tayo sa medyo matino. Tsaka na tayo umararo. Ayun o, oh. Whoop, pangit din. So ayan na, magre-recover na tayo sa left side. Unahan na kaya natin itong pickup. Baka mabagal ito. Meron na sa likod kong napakalaking kotse. Sige, mauna ka na bro. Ay, hindi umangat si Kuya. Iko ka na, sige, huwag ka mahiya. Ito, bako. Laking bako. Whoop! Na natin to, sabi siya mabagal to, pero alam ko di maganda kalsada. Hanap tayo, i-bright natin, hanap tayo ng bako kasi pag may bako dito sira na naman ang shocks ko main. Bright tayo para sigurado kasi may redisakyan ko ng madali, oh, nakapuntot as much as possible. Ayoko talaga dito, gusto ko lang dito sa side na to. Yan! Ra-ha! Eighty. Wow, magbanahaw! On the right! Ito, maganda ang kalsada dito kahit nasa slow lane tayo. Salt tayo dito. Huwag lang may biglang lalawid ng motor. Full bright scholar tayo ngayon. Full bright scholar. What? Matagay yung truck. Nakatakot yan. Lumiko siya nang walang warning. Oh, punta ngayon na malapit. Umunti ka na tayo dyan. Ang lalim pala nito sa right side, oh. Malim mo pa kayo, lalim nun. Pasagang shock mo dun. Mali ka ng paso. Ligo tayo. Ah, medyo
medyo pangit ang kalsada dito eh, kaya ayoko rito. Dahil may mabagal, dito na lang tayo. Makatikim naman tayo ng eco mode. Mahal din ang gas dito, 59. Pero pinakamura doon sa Los Baños, 57. 57. Dito, 58. Oh, marami na tayo naunahan. Tigil din dapat itong truck. Mukhaya din magpatalo nitong truck na to eh. Oh, nagkukunahan yung dalawa oh. Ayo, may sumasalubong kasing tricycle. La, si kuya sumalubong. Kaya nag-cause ng traffic ng konti lang. Konti lang. Oh, panlaki ng bump dito. Bumpy. Tayo. Tayo. Yan naman ang gusto ko sa motor. Singit-singit lang. Ingat lang din sa mga tao. Yan o. Oh. Yan gusto ko talaga sa motor. Oh. Iwas. Traffic. Ako. Ito. Tayo, nakasignal na ako, wag lang ilipot ang tricycle at magbababa ng pasahero. Sinana natin. Yan. Yeah. Tama, bilis. 30 minutes. Pag mag-jeep ako, nagbabas. More than an hour. Kasi papasok pa yun sa bayan. Laki talaga. Kaya naintindihan ko na yung mga nagmumotor ngayon. No? Ng condition. Siyempre, kailangan mo rin makuha yung perspective ng mga rider, no? Bilang isang may kotse. Alam mo na kung bakit sila pasingit na singit. Kaya, sabi ko kanina, isa maraming rubak, papark, tatawid, bigla ang liliko. Kaya, misa, mas prefer nila dito. Lalo na kung constant naman ang pagmamaril. Pulot nito, constant driving at 60 kilometers per hour, tama ang aking reading, o 50 labo na mata ko sa malapit, pero sa malayo kitang-kita ko yun, farsighted ako. And ito na, so ito medyo may malubak dito sa part na to, iwasan natin to. Yan, okay lang tayo dito. Ito, okay lang to. Yan, ito, marami lumak dito. At yung visor. Masabi na lang ako, kaya daw nasira yung steering bearing ko at para masyado daw matagtag yung mga dinadaan ako. Bisa kasi pag yung mabilis ng takbo mo, hindi mo talaga mapapansin. Yan, tulad niya, no? Hindi ko kita yan, nakabright si kuya. Tapos ano pa siya, full bright talaga, LED light, nakakasilaw. Eh yung visor ko medyo nagre-reflect yung rail, kaya lalo ako wala makita kami sa inaangat ko. Uy, may camera to sa likod, kaway tayo. Kita kaya tayo, uy pumreno. Dito na nga tayo, yun lang ayoko dito, malalim. Ah, may mga kaparaan ng truck, putik. Ayoko dito eh. Uy, balik tayo. Balik. Laki kasi. Ayoko talaga dyan. Hanggang maaari dito lang. Oh. Kasi ang taas pag magre-recover ka. Dito na lang tayo. Kotse na lang dyan. Hamo kayo, malalakas ang shock nyo. Itong motor eh, maliit lang. Ayun yung kotse na. Historix. Okay, pwede na kasi traffic na eh. Angat tayo, recover ng konti. Sige, pasok. Pasok. Punta Brio. Naku, jeep. Bago makapasok.
Oh, gee, papi na ako. Oh! Careless din lumiko pa sa ibang jeep. Wala nang signal, minsan maano ka pa, magugulat ka, liligulat. Siyempre hindi naman lahat, no, pero sa experience ko meron. Ayan, hindi na natin, left side tayo. Oh shit, may kaparada, hindi natin kaya, kasya. Honda Brio, kaya mo yung Honda Brio, unahan mo ko. Ayan na, mukhang papara na naman si Kuya. Sinana natin. Ayos! Accident prone area ito, mga lodi. Bakit ng traffic? Baka may mga pangyayari. Ayan, ayan na nga. Ay, kaya pesta, ayun na nga, motoro. Nangyayari, kasagi, ayun na nga, o, oh, diba? Ayun na nga, yun yung sinasabi ko sa'yo. Accident prone, ayan na nga, o, oh, slow down, sharp curve. So, mahirap talaga makipagsabayan dito sa mga... Pero alam niyo malimit? Alam niyo malimit? Lasing. Yun. Kakamot na lang pag lasing, wala. Kaya don't drink drive, don't drink and ride, no? Hindi lang drive, pati ride, kasi lalo na yung motor, pakapragile ng katawan natin, mga lodi, kasi konting lipad lang tayo dito, kahit anong protection mo, kahit kami nipad, mabibiyak at mabibiyak kasi semento ang lalabanan natin dyan, eh. Kotse, okay yan, may seatbelt ka pa, may airbag. Sabihin na natin kahit seatbelt lang, malaki pa rin ang factor ng kotse na safe ka kumpara sa motor. Motor talagang ma-unconscious ka. Pinaka magaan na yung gas-gas. Pero second degree burn, uy, meron naka ano. Dali dito. Parang hindi ko nakikita yung side mirror ko. I-wipe natin ng konti. Kanina ako pa hindi nakikita. Nakikita yung side mirror. Okay, pumunta tayo ngayon. Masasabi ko pa lang, accident prone. Ayun na nga, accident. Kaya ingat tayo lagi. Siguro sa isang buwan kong every one month kong pagbabike, siguro may isa o dalawa ako nakikita aksidente lagi. Hindi ko lang nare-record kasi aray ko. Bisa wala na akong SD card. Aray ko, aray ko, aray ko. Wow, laki. Laki. Oh. Ate, tatawin. Ito may pagsapalaran ng ganyang bus tapos ang daming motor. Ito maganda kalsada dito sa lane na to. Laguna. Laguna. Ila, Laguna! Sana natin mga lodi. Sorry ah. Pinagmamadali ako eh. Dito tayo kasi kalsada dito. Pero may pangit din dyan. Balik tayo. Sa ulo ko na nga to, mga loss. Pag isang taon na ako nagra-ride dito, pabalik-balik. Sa long ride ko. 20km drive. Araw-araw. Sa ulo mo na. Wow, bright na bright si Kuya. Yung. Ayan, tapos ito, may malubak. Siyempre. Alam ng Fortunero, alam niya may malubak diyan eh. So, yun nga lang, medyo mabagal minsan diyan para iwas sa lubak. Ayan na, ay mababagal.
Dika. Actually, inayos na nga nila yan. May mga ano na eh. Asfalto. Asfalto. Pasok. Fortuner. Kaya si Doc yan. Gilid tayo mga lodi. Kailangan hindi ito mo-over to. Kasi uneven ito ang parting yun. Ayan, yan, yan. Uneven. Ayan, yung parting yan. Uneven. Yung tamang pasok. Para pumasok. Pasok. Pasok. Ay, isa bubusina ka na lang para alam nila, no? Kasi minsan liligo talaga yan sila. Kasi nga, baka naroon ng side mirror. Wah, sakit mata. Natanggal tayo ng visor, mga sakit sa mata. Kasi tayo mga high-tech compass na mata. Ayan na! Marami na tayo sa bayan ng Santa Cruz! Thank you, Lord! Pagka kanya, medyo palagay na ako. Kasi ano na siya, 90%. Halos pala 80% safe ka na dito sa ride na to. Slow mo sa hangin, tumindig at magsilbi, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin, liwanag. Slow mo hangin, tumindig at magsilbi, iwanag. Quezon City Festival, welcome to Santa Cruz, my friends. Meron lili ko si kuya, sumignal na ko. Oh, mga truck, dami truck. Nakatapot yan. Dapat yung mabilis ang takbo mo, hindi pwede babagal na yan. Mabagal, may tayo sa mga maunahan yan. Ibang truck to, kubota, crane. Yikes! Hindi tayo! Yan! Yan! Okay, kasi yung blind spot yan, mga lodi. Blind spot, ano yun? Badge. Itong kotse, hindi malaman ko sa mga. Pareho pang lumag left and right yung dalaw. Ay nako, maling mali. Hindi naman mali, pero ibig sabihin yung circumstances na damn it, inabutang tanong ganun. Pareho pang lumiko, yung kotse naman wala man lang signal, nahihiyabang lumiko siya o ano. Make up your mind. Kabahala kasi. Dito tayo sa... Ay, may iba. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace!